2004, nung dumating ang baha na napakalaking baha na naranasan dito sa Infanta. Napakalakas ng ulan. 6 o'clock ng hapon ay walang tigil ang ulan. Tapos nung mga burn out siya, wala siyang kuryente, no power supply. Then umaga ay nung hapon ay may narinig kaming malakas na tunog. Something like that, yung tunog na malakas. At bigla na lang yung malakas na ulan, ng buhos ng napakalaking tubig ay dumaan sa loob ng bahay namin, at kami ay nasaraduhan sa loob. Then yung bahay namin ay nabuksan yung likod, doon kami dumaan sa likod, para kami nakulong, doon kami dumaan sa likod. At kami ay nagtumawid sa malaking tubig, sa malaking agos ng tubig kami ay tumawid. Ang anak ko ay 11 months old. Siya kalong-kalong ko, hindi ko siya binibitiwan. Kami nakayakap sa puno ng nyog, coconut tree. Nakayapos kami doon habang ang tubig ay dumadaloy. Hanggang dito ang tubig namin siya. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon doon sa pangyayaring dumating ang malaking baha, at ang lahat ay nawala sa amin, pati damit. Wala kaming pagkain, wala kami lahat. Ang bahay namin ay na-wash out. At salamat sa Panginoon sa tulong ng Star of Hope, ay kami ay nabigyan ng bahay kagaya dito sa pabahay ng Star of Hope. Kami ay isa sa mga beneficiary na naka-receive ng bahay, at nawala yung aming bahay, pero kami ay binigyan ng panibagong bahay. Salamat sa tulong nila, sa lahat ng mga itinulong nila sa amin, pagkain, bigas, lahat po na ibinigay nila sa amin. Ay salamat sa mga people of Sweden. Thank you very much. And sa ngayon, kami po ay nakatira dito sa Star of Hope core houses, at kami po ay nabigyan dito ng bahay hanggang sa ang tatlo kong anak ay dito na po nag-aaral. At salamat sa biyaya ng Diyos na binigay sa inyo kagandahang loob upang kami ay matulungan, at kami ay mabiyayaan ng gantong bahay na libre, walang bayad, school na malapit. At salamat sa Diyos dahil kayo po ay naging daluyan upang kami ay muling makaahon, upang kami ay muling sumulong sa panibagong buhay ng aming tatahakin. Salamat po. Salamat sa Diyos. Salamat. Ngayon po, ang aking anak na si Ruth Kay ay dito nag-aaral sa Star of Hope, at siya po ay nangunguna sa klase. At ako po ay proud bilang magulang na siya po ay nangunguna dito sa Star of Hope. At siya po ay grade 5, then mag-grade 6 na siya. Thank you very much sa inyo pong suporta sa aking anak. Thank you very much.